What's up mga kabagang at sa mga batang amog, no, isa-setup ko lang. Anyway, mga kabagang, kabagang is back once again, once more, once back, back, back. Gago! Mga kabagang, nagbabalik ako para mag-share lang ng aking mga natatanggap na blessing. Natanggap na blessing, no, for this day or tomorrow or yesterday, no, rather. Dahil natanggap na natin mga kabagang. Ito ang nagpahirap sa atin mga kabagang isipin. Ito na siya. At sa long journey na tinahak natin, no, mula nung tayo nag-umpisa sa YouTube hanggang makarating sa atin itong sobre na to. Bago ko sabihin mga kabagang kung paano ba natin nakuha to, itong kapirasong papel na to na naglalaman na unsaan, parang susi ni YouTube ng YouTube account mo para makasahod ka at para ma-verify yung address mo at hindi ma-terminate or hindi ma-close ni YouTube or matanggalan ka ng ads, no. But bago yan mga kabagang, ikwento muna yung journey natin sa YouTube. Okay, magba-backtrack muna tayo, no. Kumbaga parang ano tayo, throwback Thursday kahit papano, kahit konti lang mga kabagang, para dun sa mga aspiring YouTuber dyan, no, yung mga katulad ko na nangarap mag-YouTube, na yung iba rin na ngayon eh, hindi pa sila monetize at nangarap sila soon na pwede silang maging isang YouTuber. Ikwentoan ko lang kayo mga kabagang, no, parang kahit papyaw lang na kwento para at least, no, maibahagi ko sa inyo yung mga naging journey ko bago natin mapasok tong YouTube at para na makuha natin tong ano, susi ng ating Google AdSense. Okay? Yan ay mga kabagang, no, first of all, no, nag-start ako ng YouTube mga kabagang 2018. Okay, 2018 pa, 2 years ago. So, 3 years ago actually, almost 3 years ago dahil mag-2021 na sa mga susunod na buwan. Dahil December 20 na ngayon habang sinushoot ko to mga kabagang. So, may parang 3 weeks na lang ata tayo, 2021 na or 2 weeks. Okay? Less than 2 weeks, mga ganyan. So, definitely, 3 years akong nag-sumikap mga kabagang para makuha lang to. Okay? 2018 kasi talaga ako nag-start. So, talon tayo mga kabagang. So, I was monetized by YouTube, no, last September 6. Ay, hindi. August 31 mga kabagang, no. August 31 tayo na monetize. And then, achieve natin yung 10. No, $10 na threshold na para bigyan ka ni YouTube ng ganito. Kasi kailangan may threshold mga bagang, kailangan may requirements para maabot mo to. Okay? Kailangan maka $10 ka. Once na monetize ka, kailangan maka $10 ka. And then papadalang ka na nila agad nito. Matik yan mga bagang, hindi mo kailangan na i-check matik. Papadalang ka na agad nila nito once na naka $10 ka. So naka $10 ako mga bagang, nung chinek ko yung Google AdSense pin ko, ay AdSense ko is September 6. So sabi nila you have 2 to 4 weeks bago ko daw makuha. So nagantay naman si Kuya mo. Okay. 3 months na wala pa. Ang galing. So sabi nila magkaroon ng delay sa pagdi-deliver gawa nga na may pandemic. So kumbaga medyo malilimitahan yung kanilang mga tag dito, yung mga tao nila para magbigay ng mga pin gawa nga na may pandemic. Okay, kasi syempre, check ng customs, mga ganong bagay. Kasi ito galing sa Malaysia pa to, mga bagang. Makikita nyo, ayun o. Ito, galing pang Malaysia. So, dadaan pa ng customs, kung check pa yan, no, yung mga nagdi-deliver pa yan, i-check pa. No, kung dumaan ba sa mga safety protocols natin. No. Anyway, mga bagang, so after 3 months wala pa, mga bagang, this December wala pa. Okay. Nag first request ako kasi may tatlong attempt ka para mag-request. Nag first request ako mabagang November 23 na. Sa kabisihan ng kuya mo mabagang, hindi ko na nagawang mag-request after a month. Okay. So parang September, October, November, 3 months na bago ako nag-request mabagang. Antindi na kuya ang kabagang mo, di ba? Antindi ni kabagang, no? Kumbaga, save the best for last yung mga ginagawa eh. Yung mga last minute na, yung mga buzzer beater na moment na yung ginagawa ko. So, ayun nga, November 23, first attempt ko. And then, nag-second attempt ako, December 15, 5 days ago, netong video na daw. So, si Kuya Kabagang, mabagang, eh, natataranta na. Hindi ko na alam kung paano ko makukuha yung pin. Kasi, mabagang, no.
Ito ang pinaka-importanting sasabihin ko sa inyo. Kapag hindi mo nakuha yung PIN, hindi mo na-verify yung address mo, kailangan mo kasing i-verify kasi kailangan i-ensure ni YouTube mga bagang na yung perang ipapadali nila ay makakarating mismo sa'yo na ikaw yung may-ari ng address. Kasi baka mamaya, sa iba pala nakalagay. Okay? Kumbaga, kunyari, yung address mo nilagay mo sa ibang tao. Okay? So, ayaw ni YouTube ng ganoon. Gusto niya, ikaw lang ang makakuha. No, kung Google account mo yan, Google account mo yan, eh dapat ikaw mismo ang nagmamay-ari niyan at ang address mo mismo ang nakalagay diyan, no matter what. Okay? Kaya yun yung kailangan talagang ini-ensure ni YouTube. So ang pinaka point noon mga bagang, once hindi mo siya na-verify, okay, pwedeng i-close muna ni YouTube, temporary close ata, hindi ko alam mga bagang dahil ayoko nga mapunta doon sa ganung scenario. Pwede nila lang tatanggalan nila ng ads. Alam mo yun, yung mga dilaw. Okay? Tanggalin na nila ng ads, no? Tatanggalan na nila ng karapatang kumita yung YouTube mo kasi nga hindi na-verify. Kasi nga, baka kolorum ka. Ganun yung logic nun, mga bagang. So, it means, mga bagang, na parang wala nang silbi ang YouTube mo once na hindi mo na-verify ang iyong account. Why? Kasi mga bagang, kaya nga nag-YouTube para magkaroon ka ng ads. Diba? Kaya mo nga minimit yung mga requirements ni YouTube para ma-monetize ka at magkaroon ka ng ads as well as para kumita ka. Tapos tatanggalan na nila dahil hindi mo nga ito nakuha, eh yung pinakamasaklap na pwedeng mangyari mga bagang. Okay? Kaya dun sa mga taong sinasabi na kapag na-monetize ka na daw, official YouTuber ka na, no mga bagang, hindi pa. Dapat makuha mo muna to bago ka maging official YouTuber mga bagang dahil ito ang susi, no? Para maging unlimited access yung ads mo diyan sa iyong YouTube account. Okay, kaya dun sa mga nagsasabing monetize na, oh YouTuber na ako, hindi pa mga bagang, alma ka lang. Pag nakuha mo na to, pwede ka nang makainga. Pwede mo nang masabi sa sarili mo na isa ka ng YouTuber. Okay, so ayun lang mga bagang. Ayun lang isa sa pinakamahirap na dagok na pinagdaanan natin once na magiging isang YouTuber tayo. Okay, ito lang talaga. Itong kapirasong papel na to, mga bagang, nalukot-lukot na nga siya. Pero tinabi ko siya, tatabi ko to dahil first time kong makatanggap din na ito. Sa susunod sa silver button na. Taas mangarap eh. Anyway, mga bagang, paano ko ba ito nakuha? No? Tao na tayo doon. No? Nakuha ko siya no? Dahil yung pinsan ko na recently panigawa kami ng motor ko. Okay, pinapacheck up namin. Tapos nakawento nga sa kanya na ito nga may tinupuntahan ko to sa karta sa post office, wala pa daw. And then parang tag dito, nanghihinayang na ako, baka mawala yung account ko, baka mawala yung perang nasa loob, no. Mabagang hindi naman pera yung pinoproblema ko. Okay, yung mawala yung pera. Mabagang hindi naman kasi kalakihan yung perang nasa loob. Oo, may pera. Ang inaalala ko nga kasi baka ma-close yung account ko at baka mag-reset na naman ako sa umpisa na kung saan igagawa na naman ako ng panibagong YouTube account. Okay, kasi parang ganun, dagok yun eh. Ang hirap na mabag, ang hirap bumalik. Okay, ang hirap mag-umpisa ulit. Kaya ayun yung isa sa pinakinakabahan ko. Pero dahil nga sa tulong ng aking pinsan mabagang, no, may kakilala siya sa loob. Okay, hindi ko alam kung kartero or hindi ko alam kung official, no. Hindi naman para sabihin na ginagamit natin yung mga tao sa loob. Kumbaga, kung kayo may mga kakilala sa loob, no, ng mga post office, no, pwede nyo sabihin na baka nandiyan na, okay, pakisuyo lang ba? Okay? Hindi naman para sumingit sa pila, kumbagang, or mapadali yung proseso. Hindi. Para lang ma-ensure, kumbagang, na ma-deliver sa inyo to. Okay, kasi mabagang maraming dumadating na ganito araw-araw daw sa kanila, no, na mali ang address, na mali yung details at hindi na nila na may padala, no, ang dami mabagang, no. Kaya yun, buti yung pinsan ko kilala niya, no. So if ever daw may makita siyang Ariel Ausa na ganito yung address, ematic ipadala na agad sa akin. So yung iba ganoon na lang din gawin yung mga technique mabagang, no. Kung may makakilala kayo, kunyari pumunta kayong post office, no, sinabi wala pa, hingiin nyo na lang dun sa kartero na nagde-deliver sa lugar nyo yung number niya. Okay, i-update ka mo kayo mga bagang, kasi for sure mga bagang tag dito, for sure na may once na makuha na ng kartero yun mga bagang, sure naman i-deliver na. Pero kasi siyempre sa dami nun mga bagang, matataranta rin yung kartero kung saan niya uunahin yun. Okay, hindi kasi yung 8 oras para i-deliver lahat, eh paano kung malalayong lugar,
Di ba? Kaya yun, kung may makakilala kayo o yung kartero, baka pwede nyo sabihin na, uy, kuya, baka pwedeng once ma-receive mo yung gantong pangalan na may gantong address, pwede bang kontakin mo ko? Okay? Gamitan nyo na mga kabagang ng kahit papano, tag dito, na medyo mag-step forward kayo sa inyong mga technique. Kasi makabagang mahirap talaga, no, hindi ganun ka tag dito ka competent itong post office atin. Medyo mahirap gawa nga yung mga address makabagang na medyo hindi natin makita, okay, or medyo alam nyo na yung mga address na medyo may pagka-color room, no, may mga ganung address makabagang no, yung medyo peki yung address, no, na alam mo, kala mo ganito, kunyari nag-apartment ka, kala mo ganito yung address, iba pala yung tinutukoy pagdating sa Google, sa Waze, no, iba-iba na yung tinuturo. Kaya ayun, yun yung nakakalungkot. Kumbaga, kala mo mai-deliver na sa'yo mismo pero sa ibang address pala or sa ibang unit ng bahay pala talaga yung address na yun. May mga ganyan mabaga at hindi natin yan may iwasan dito sa Pinas, di ba? Siyempre yung iba, tawag dito, wala namang permanenteng bahay, palipat-lipat. Ay, yung pinakamahirap eh. Isa rin ako sa mga ganun, biktima din ako ng mga ganyan. Pero anyway, mga bagang, at least, kahit papaano, ay nakarating sa atin to. Itong Google Pin. Anyway, mga bagang, masyado nang mahaba itong video. Ayun lang naman, no, para dun sa mga aspiring. Huwag kayong tumigil, mga bagang, no, sa mga nag-YouTube ngayon, no. Huwag kayong titigil na mangarap, huwag kayong titigil na kung gusto nyo itong ganitong gawain, yung pag-YouTube, no. Ipagdasal nyo lang palagi at samahan nyo ng gawa, mga bagang, kasi kahit magdasal kayo kung walang gawa, mga bagang, baliwala. Okay? Combo yan eh. Combination yung dalawang yan eh. No? Ng dalawang strategy yan. Isang dasal at isang gawa, mga bagang. Bahala na si God. No? Once na nakita ang kanya ng sipag, matik yan, mga bagang. So, hanggang sa muli, mga bagang, maraming salamat at isa kayo sa mga dahilan kung ba't natin natanggap tong ganitong biyaya galing sa YouTube. Okay. Pinagdadasal ko na kabagang sa taas na pag binigay niya sa akin to para sa akin ng YouTube. Pero pag hindi, siya na ang bahala sa akin. Okay. Kumbaga, pangarap kong maging isang YouTuber, success YouTuber, pero kung hindi niya ibibigay sa akin to, pinagpapasuggest ko na lang. Pero binigay niya. At isang sign siguro to, mga bagang, na kailangan kong ituloy itong aking pag-YouTube. At ayun yung isa sa pinakamasayang bagay, mga bagang, na matatanggap ko netong December. Okay. Hindi pera, hindi material, mga bagang, pin lang ni YouTube, sapat ta. Maraming salamat, kabagang, this one and only, kabagang, TBZB, no, kabagang lang, malakas, magbabalik na tayo, hintayin nyo lang, mga bagang, may sineset-up tayong vlog, may sineset-up tayong mga event, no, mga charity event, hintayin nyo lang, no, magbabalik na tayo, mga bagang, kabagang is back, thank you, kabagang lang, malakas.